You know what's up, guys? Yes, welcome back to my channel. At sa mga bago nating subscriber dyan, alam ko meron tayong mga bagong subscriber kasi medyo umakat konti yung subscriber ko. So maraming salamat sa pag-subscribe sa aking channel. So ngayong araw, isasama ko kayo. Gagawa tayo ng room tour dito mismo sa quarantine site kung saan ako naka-stay. So naka-stay ako dito sa City Dine na Salcedo sa Makati Banda. So gagawin natin, guys, kakaiba. Bali, i-rate ko yung room, tapos gagawa din kayo ng rate nyo. So 1 to 10 yung gagawin natin. So titignan ko kung yung rate nyo tama ba sa rate ko. So kakanya-kanya tayong opinion dito. So guys, tignan natin, subukan natin. First time ko to gagawin na room tour with rate. So enjoy nyo muna yung cinematic na ginawa ko kaninang umaga. So let's go and thank you. Ngayong araw, tignan nyo naman yung pinadala sa akin. Fried chicken at saka itlog na may kanin. Kailangan natin ng heavy meal sa umaga para makapag-isip naman ako ng mga content. So initin ko lang muna, gagawa lang ako ng tea. Marami na pala akong basura dito. Naiipon yung mga basura ko. So mamaya ko na lang ilalabas. Last stress pa naman mga pick up ng mga basura dito. So, bago tayo kakain, guys. Bale, kung nakita nyo kanina yung cinematic kanina, so i-rate nyo naman kung ano bang masasabi nyo sa cinematic kanina. Kasi minsan lang kasi ako gumawa ng mga ganun. Kung nagustuhan nyo, guys, comment down below kayo. Kasi siyempre pag-effortan ko na gumawa ulit ng ganun, mahirap gawin yun, ha? Natagalan ako doon. So kakain muna ako and balikan ko kayo pagkatapos ko kumain.
Let's go! So, yun. Bale, maisingit ko lang sa vlog. As in, may nag-text sa akin sa Messenger. At nagtatanong siya, guys. Another information to para sa mga bibiyahe dyan na mga kakilala nyo. Sabihin nyo to. Ang tanong niya, kung sino ba daw ang pumili ng hotel? Ako daw ba? O yung OWA? So, nung nasa airport pa kami, hindi pa namin alam kung saan kami dadalhin. Nalaman namin nung nasa bus na kami, sinabi sa amin City Dines sa Makati. So, wala naman akong idea kasi hindi naman ako taga dito. So, sabi ko, Makati, parang magandang lugar na yon. So, nagulat ako pagdating namin dito kasi medyo mataas naman yung building. So, ngayon, sakto, nag-room tour tayo. So, ipapakita ko sa inyo yung facility ng room na to. So, let's go. Room tour muna tayo. So, yun guys. Dito muna tayo magsimula sa pintuan. Siyempre. So, sa pagpasok mo mismo, sa bungad niya, eto na yung makikita mo. Ang maliit na kitchen na napaka-cute. Paano masabi? Paano ko nasabi na napaka-cute ang kitchen na to? Tignan nyo naman, oh. Kulay pa lang. Parang gusto, ganito yung gusto kong kulay. Light na light siya. Mas maganda siya sa mata. Tapos, regarding sa equipment, siyempre, di nawawala yung microwave. Tapos, yung pinaka-nagustuhan ko dito, ito. Yung electric na lutuan nila. Doon kasi sa pinagtatrabawan ko, gas stove siya. Pero ito kasi mukhang malinis na tingnan nila. So, dito makikita natin, may mga nakalagay dito. May makikita ng toaster nandiyan. At saka yung salaan. Siyempre, dito rin yung electric para sa heater na pwede kayo mabilis yung magkape. So, sa gamit naman guys, ito, kompleto dito yung laman ng kitchen nila. So, di ko na ipapaliwanag. Ipapakita ko na lang. So, dito, mayroon din nakatago dito. Tubig. Siguro sa mga tao naka-quarantine lang to. Pero kung halimbawa yung mag-check-in sila or kayo, wala siguro to. Panigurado, wala to. Para sa mga OFW lang to. May mga maliliit na nalalagyan ng mga sapatos. Nandiyan. Ayan. Tapos dito, yung mga lalagyan ng mga utensil. Nandiyan. Kompleto sila sa gamit, guys. Ito, lalagyan ng plato. Ito, basurahan. Medyo cute ang basura nila, oh. Dito, may maliit na rep sila. Ang rep na to, wala pang laman. Tignan nyo naman, oh. Hindi pa kasi ako nakapag-grocery. Yun. Tapos, ang pinaka-importanting gamit sa kusina talaga, ito. For emergency. Yan, yan. For emergency, dapat meron ganyan lagi. So, ang rate ko sa kusina, 9. Para sa akin, 9, ha? Siyempre, oh. Simple lang, maliit lang. Halos abot kamay mo lahat. Para sa akin, ha? Sa kusina, 9 yung rate ko doon. Ang pinaka nagagustuhan ko talaga yung dito. So, yun. Bale, tapos na tayo sa kusina. Kung anong rate nyo, comment down below nyo. So, proceed tayo dito sa living room. Ito yung living room nila. May isang maliit na table. At saka, yan, sopa, kasama na to. Okay? So, yan yung i-rate natin. So, simula muna tayo dito sa sopa nila. So, yung sopa nila, bagay sa room. Maliit lang yung room, so maliit lang din sopa. Maganda. Pwede pa matulog dito isang tao. Hindi mo na kailangan mag-extra bed. So, proceed tayo dun sa harap naman. Yung TV nila okay. Halos same lang din ng pinagtatrabaho ko. Medyo malaki lang yung konti. At saka mas manipis yun. So, sa channel naman, kompleto siya sa channel. Hulaan nyo kung yung wala dito. Bigyan ko yun ng 3 seconds, hulaan nyo yung wala dito. Yun, tama nga naisip nyo. Yung wala dito, ABS-CBN. Joke lang. Wala dito talaga yung ABS-CBN. Tapos, mayroon silang working station dito.
Kasi working station doon sa pinagtatrabaho ko, separate siya sa dito. Kasi halimbawa, nagtatrabaho ka dito, tapos may makasama ka nanonood ng TV. So, paano ka makakatrabaho ng maayos, diba? Halimbawa, yun. Para sa akin, ha? Suggestion ko lang. Tapos, pinakagusto ko dito ito. Yung design nito. So, yan. So, ngayon, i-rate na natin yung ito at saka yung harap na yan. Para sa sarili kong opinion, 7. Yo, so, yun ang opinion ko sa, yun ha, sa dalawa na to. Sa supa at saka ito. Proceed tayo dito. Wardrobe. Yan. So, makikita nyo dyan yung mga gamit ko, nakasampay na. Ito, halos hindi ko nang naayos. Kompleto sila, guys. Meron silang mga tansya. Ito, tsaka payong. May payong din dito, ah. Kompleto. Tsaka, yan. So, kita nyo. Yan. Tsaka pinakagusto ko dito yung hanger, ah. Hindi mo siya pwedeng tanggalin. Oh. Tingnan niyo yung mga ibang nagche-check-in na nagdanako ng hanger. Hindi na magagawa dito, guys. Kasi tingnan niyo naman, oh. Lagi nilang reklamo. Yung runner doon nagrereklamo lagi sa akin na nawala na naman doon yung hanger na maganda sa room. Binibitbit ng mga guests. Kaya maganda kasi yung hanger doon. So, yung rate ko sa wardrobe dito banda, mga 7. Medyo maliit kasi eh. 7, mga ganun. Mas maganda yung sa pinagtatrabahoan ko. Sa totoo lang. Kasi medyo alos salamin siya lahat. Wala kang makikitang ganito. Yung buong salamin na makikita mo. So, proceed tayo dito sa safety box nila. Siyempre, lahat ng hotel meron talaga nito. Safety box. Maraming silang cabinet dito. Yeah. So, kasama na yan sa rape ko. 7. Medyo maliit lang kasi salamin niya dito eh. Pero 7 buong to, 7. Para sa akin ah. So proceed tayo dito sa washroom. Tingnan niyo naman. Maganda yung washroom nila. Wala lang bathtub ah. Mas maganda siguro to pag may bathtub. Pero di siguro nalagay kasi wala nang space. Yun ang dahilan. Kaya di nalagay ng bathtub. So, eto, maganda rin. Makikita nyo yung ilaw dyan. Diba? Pero sa pinagtitrabaho ko, hindi ka makakita ng ganito eh. Mas maganda siya. Basag yan ah. Kung baka sabihin nyo, binasag ko ah. Basag na yan siya. So, yeah. Meron din ano kung may nakatago dito sa loob. Yeah. And meron din yata dito nakatago. Yung ginamit ko kanina. Blower. So, yun. Isang blower. So, tapos na tayo dito sa washroom. Yung rate ko dito sa CR nila, siguro mga 7 din. Kasi mas maganda yung sa pinagtatrabaho. Yun. No hard feeling ah. Nagiging totoo lang ako. Mga 7. Sa higaan tayo, medyo malambot naman siya. Pero mas malambot yung doon kasi naranasan ko tumira doon sa hotel mismo. So, rate ko mga 7 din. Tapos yung harap noon, yung doon, 7 din kasi medyo tingin niyo, meron naman kabuhay-buhay pero basta 7 yung rate ko. Kasama na siguro yung doon. Kasama na yung AC, mga 7. Mga 7.5 kasama yung AC. 'Yon. So, yun, bali natapos na natin yung room tour. Nakita nyo naman, ganun lang siya kaliit, pero solid siya, guys. Regarding sa room, wala akong masabi. Basta yun ang mga opinion ko ah, sa room rate ko. Dito lang ako nagandahan talaga, nag-enjoy ako dito sa part na to. Pero kayo, kung saan kayo nag-enjoy, saan kayo nagandahan, i-comment down below nyo, guys. So, dito ko natatapusin yung vlog. Bale, mahaba na rin yun. Maraming salamat sa mga bagong subscriber ko. And huwag nyo kalimutan mag-comment, guys. And see you in the next vlog. Thank you. Peace. Let's go.